outreach. Yes, I mean, enjoy. I feel I'm with the right group. Pero some people, when they are with the rich, they feel so awkward. They want to step aside. I don't like the rich. Basta, kasi ako lumaki ako sa mahirap eh. I don't know their jokes. All of a sudden, they're loud. They're so careful. So you notice yourself. That is also part of your observation. And eventually you have to analyze that as well. When you can analyze the world, but you should also analyze yourself. Like for example, mayaman sila. Analyze mo. Paano yumaman yan? Dati kapit-bahay ko lang yan ah. Yumaman lang yan mula nung naging commissioner o naging secretary ng mayor. Then you analyze, no? So that is analysis of the world using your senses. Your sight, your hearing, you listen to the voices, the stories, etc. But you can also analyze yourself. Why do I feel awkward whenever I am with a rich? Some people feel awkward when they are with the poor. Oh, how dirty naman here. I love you all. That was my alcohol. So it's also good. Just a bit more. Kasi naman, mali pala yung pagpapalang sa akin ng Catholic school. Kasi hindi kami pinapaglinis, hindi kami pinapakusap dito. Kaya pala hindi ako makapag-Tagalo, makapag-Bisaya, kasi sabi ng brother, don't speak the vernacular. Speak English. Unless you'll get fined. You'll be fined. You're fined. Pala. Ganun pala. Kaya nga, kung di ka marunong mag-English-English ka, hindi ka nalang pupunta doon sa mahirap. Or, kung pinalaki ka naman na galit lagi sa mayat, then, you cannot be a minister. You cannot have a mission to the rich. Then you always judge the rich. Pwedeng ganun din naman ang mayari. So, and it's good to analyze that. It's good to analyze that. By the way, I'll go back a little bit to data. Ano yung nakita niyo dyan sa data? Use your senses. Diba? Yes. Nakalagay doon, what do you see? Well, it's important that we know how to look and how to listen. For example, in the wet market, do you still go to the wet market? Yes. In the wet market, what kind of sounds do you hear? What sounds do you hear? Noise. Huh? Yung tantay. Ano ba? Plastic. Tubig. Ano ba? Suki. Yung bargaining. Kung gano'n ba? Pagtawaran. Wow. Ano ba? What else? Tricycle. Brum, brum, brum. Pagkagot. A lot of talking, etc. Now, take note. You might also hear, apart from all these
predictable sounds. Something like this. Tinda ako ng lumang dyaryo sa luneta. Nakausap ko yung isang ano, nagtitinda ng chicharon. Chicharon sa gabi. Kasi nagtinda ako sa luneta ng lumang dyaryo. Mas mahal kaysa bago. Kasi ginagamit na pansapeng sa mga nagde-date. Ano nung iba dyan? So, nakausap ko yung ano, ititindi ng si Charon. Sabi ko, ano yung ambition mo sa buhay? Ano yung ambition? Ano pangarap? Ito, bagong araw, sana nangyari. Ambition? Hindi, kasi ngayon, nagtitinda ako ng si Charon. Sana, bagong araw, makapagtinda ako ng bago. Tapos ako yung lumalapit. Pero pag ikaw nagtinda ng mga balon, ay, araw. Tapos ikaw na ako, yung mga bata ang lumalapit sa akin. At saka yung mga balon, magdaan. Hindi ka tulad ng balon, magdikan. At saka lumulitang, makulay sa langit. Di ba ang ganda? Oh, maliliit na pangarap sa buhay. Now, it's good to get those data. Now, EJK, as a member, approve or disapprove, have you talked to a victim? Have we talked to the photographer every night? They have to take photos of all these dead and bloody bodies. How do they feel? Pero we should also talk to the relatives of the addicts. May hirap din yung sitwasyon nila. Pero these are data. Okay? Ngayon, sayang naman, if we don't teach the kids to respect data, ano nangyayari? Bakit mo sa Facebook, meron mo magsasalita ng ganyan, takatakiya na. Ay, matubato, bayaran niya, ano ganyan-ganyan. Pati nga ako, di ba? Kasi iba nakakaalam sa inyo. I got accused of bribing this woman. I know. Anyway, paano bang sa Facebook, sa Twitter, ang dali-daling gumawa ng judgment? Wala pa ng data. Walang data. Tapos may mga Paris projects, programs, walang data. Basta nag-brainstorm lang anong gagawin natin this Christmas. O ano, suggestion. Walang... Anyway, for all you know, baka ang kailangan nyo ng project sa parokya, ano, parking lot. Kasi we're aggravating the, ano, the traffic outside the church. Yeah, di ba? O,
the discipline to gather data, to double check the data that we're getting. And by data, we mean not just numbers, the things that can be counted, but take note, use the senses, hearing, smelling, seeing, touching, tasting. Anong quality ng tubig doon sa area na yun? Anong hangin, pagpasok ka? Diyos ko, may hirap naman yan dito. Araw-araw, dyan sila nakatira. Tapos yung, nasaan ba? May office ba yung office? Office. Eh, saan kayo nagmagawa ng lesson pa ninyo? O, kaya pagpunta doon sa public school, mag-volunteer, sila pa yung bibili ng chok. Tapos gusto nila magturo ng gitara, ng kanta, wala pa lang gitara. Pero pag in-analyze mo, na bakit may budget para sa marmol na altar? Walang budget pagbili ng gitara para makapagturo ako ng kanta sa mga public school students. What, no? So, analyze. Comparison. Now, reflection will include determining the meaning and making a judgment. Now, hoping that it will lead to action. Ano yung action? Engagement. Na, ang tanong dyan yung ano, anong gagawin? Anong gagawin ko? Halimbawa, nakita ko na I feel very awkward when I am with the poor. Oh, because my parents never allowed me to play with the poor kids. That's right. There is something wrong with how my parents accompanied me in my growing up. Action, engagement. I will visit the poor more often. I will watch the TV show that they watch. Oh, my parents did not. I will teach my kids. You play with this kid. With this kid, huh? You play with them. Huh? Okay, you don't want to play. You invite your poor friends. So I can correct the mistake of my parents. So action. Yeah, kung nakita mo na, alam ba, pari ako, na-discovery ko with analysis, I talk to the catechist. There's a problem, wala kami ba, pagbibili ng chok. Ano ba? Ito yung sinabi ka agad. Pwede ako kami. Second collection. Ano ba kung meron experience? May nagtanong. I'm gonna count that. Do we have a record of the second collection? Okay, sino ka? wala ba tayong financial report? Kasi meron construction for the second collection for the construction of repair of the sacristy. Pero do we need more? Or do we have enough? There should be some report. Pero wala. Papanin, kung wala, pinagtatanong. Analyze. Oo nga. Eh kasi naman, wala sa canon do yun eh. Mali. Mas maganda kung merong financial reporting. Action. Engagement. Sa bulletin board, meron the notice. If anyone would like to check on the amount, the financial accounting for the second collection, etc., please see this office, this desk, etc. Okay, yung iba talaga mas transparent. Our budget is 2 million. We have collected 1.2 million already, so we still lack. With an average of 500 pesos per week,
Maybe in 2 years' time we will finish this. Anyway, pero at least, nakita nila, uy, kulang pa naman talaga. Lalakyan mo na yung dimension mo para bumilis. Pero maganda. Anyway, any response, reaction so far? Applicable ba ito sa kawere? Baka naman sobrang gabi ng father, sobrang taas niyo. Hindi namin na-apply sa... Okay, let's apply. Let's apply this. Okay, may mga ganyan time makikita natin ng litrato. International pa tayo. There's a call. So we're right on, no? Let's probably catch up with this thing. The same time, you know, movements, rally, continue, madre. Well, at the same time, I rating. So, data. Initial data. Things are there are data on death, feelings, data on trust rating, and data on sa jungle, ito mo, meron pala pamisa-misa may rally. So, these are just the scattered data. So, funny. In this situation, how do you feel? Let's start from, you know, diba? Ito yung nangyari, tapos ikaw, how do you feel? Sino yung happy-happy? Sino naman yung happy-happy? I like the war on drugs, but I don't like the killings. Happy-happy. Yung iba naman, hate the hate! I don't want him to, I don't know, to finish his term. Yung iba, hilo-hilo. I don't know. I don't know. So, siguro, you can start that this way. Now, those who are hilo-hilo, diba, ayoko na tumingin sa TV. Nag-decision na yan. Pero yung mga, that is the situation. So, what do you do? Eh, father, nakakonfuse eh. Mo. Nakapulot ang mo. How do we... Medyo, kung nalilito tayo, as hindi tayo makapag-desisyon, minsan, hindi mo nyo sisingit sarili na. May panahon ngayon na nung tinatawag na post yung Oxford Dictionary companies, every year they choose not man of the year, but word of the year. And in this period, they chose post-truth. I mean post-truth. Facts don't matter. Not that there are no facts, but they are not allowed to influence decisions strongly. It refers to a situation in society where the objective facts and logical reasoning are less influential in shaping public opinion than accused emotions or personal beliefs. Note that facts are not denied, but people form their opinion based on their feelings that produce alternative facts. Kimba, hindi ko na, sasabihin, ikaw, gusto mo talaga siya? Di ba, babae ka? Oh. Eh, pasto siya sa babae. Oo nga, ano po? Pero, type ko pala siya. So, hindi nga sinasabing mali. Pero, hindi yung tama, hindi garantisado na magiging batayan na kanyang desisyon. Dito, may problema tayo dito. Eh, samantala sa mga eskwela natin, tinuturo natin logic, proper reasoning, facts. Eh, yung may problema kung totoo itong ganitong sitwasyon. Eh, ngayon, nauuso talaga yan. At
ito na yan. Marami naman dito tungkol sa post-truth situation. Some of you, I don't expect everyone, but some of you might want to really study a little bit more deeply this phenomenon of post-truth. Narinig naman natin, post-colonial. Tapos na yung colonialism. Post-structuralism, post-modern, at saka post-mortem, post-partum, ano at saka post-office. Parang nagsasara na yun. Pero ano yung sabihin ng post-truth? Nawala nang katotohanan? Hindi naman. Meron pa rin totoo, pero hindi garantisado na yung totoo ang magiging batayan ng opinion ng mga tao. Yan ang problema. So, hindi nakukuha ngayon sa balitaktakan o pangaduranan. Yan ang isang problema natin. So, paano yan? Dito na, babalik tayo sa pastoral circle. Nangit pari, ituro talaga natin na have a respectful and develop analysis and in order to make a decision to your reflect and then you decide. Okay, let's see. Data. Communities, private sector, health is key nationwide real program. Totoo naman. Consider natin hindi lang yung mass feeding. Yung pala, anong module mo? Okay, I will gather more data to help me analyze and make me decide. Marami rin pala, mag isang milyon na yung mga magsusurrender, less than 50 rehab facilities, ano pala yung facilities, 45,000 per month, private rehab, monthly rehab. 21,000 government-owned centers, 6 months minimum in treatment, 120,000 average cost per recovery addict without medicine and fees, 5,000 small kids so far. So, gather data. Magkano, ilan ba talaga yung addict? Magkano ba ako magparehab? Kailangan ba siguro hindi sila nagpaparehab? Saan ba merong pinakamalapit na rehab? Wala naman yata. So, may problema talaga. Ano ba? Ano ba nangyayari sa addict? Brain damage. Nasisira ang drugs, the abuse target. The drugs of abuse target the brain's pleasure center. May natitrigger yung happiness, pleasure, kaya nahahay sila. Pero mayroong epekto. Nasisira ang utak. At meron mga social effects. Drug abuse can cause many problems like fighting, violence, money problems, kakautang-utang, or nangakaw, trouble at school, trouble at work. Kaya importante, ilan ba yung addict sa parokya? Ilan ba yung addict is yung nagsusubok ng drugs sa eskwalahan? It's good to know. Trouble at school, trouble at work, until losing a job, trouble in relationship, child abuse, neglect, driving accidents, and even arrest in jail. Maraming talagang epekto. At siguro may pagkukuha lang tayo na hindi natin inarap ito. Kasi nga, hindi tayo nagkukuha ng data. Drug addiction relapse, similar for drug addiction and other chronic illnesses. Sinong gumagamit? Ang karamihan ay lalaki. Karamihan ng lalaki. Okay. So, data yan. Baka kailangan natin using yung voice department, etc. No? Special program, siguro, for the students. Education, halos ano lang, pinatamaan. Work, unemployed. Yung walang trabaho, ang mas malaking ano, tama. Kasi wala silang magawa sa buhay, kinakalimutan nila. So, students, mas okay pala. Out of school youth, mas marami. Eh kung ang program ng simbahan is eskwalaan na, hindi mo tatamaan yung out of school. Self-employed. Workers,
yung mga workers pala. Kasama na ako minsan yung mga drivers. Unemployed. Eh kung halimbawa ang kinikita ng simbahan ay puro doon lang sa maliit simbahan, hindi natin ma-asikaso yung mga biktima. No? Income below 11,000. Oh. Ibig sabihin yung mga mahihirap. Kaya ang mapapatay yung mga mahihirap. So, importante na meron tayong data para yung, kung alam mo, meron tayong programa, alam natin, tatanggitin pa natin yung pinakamahihirap. Baka naman magpa-seminar tayo sa eskwalahan, eh mga estudyante natin, eh medyo safe na. Ano? 49% of first-time drug users belong to the 15 to 19 age group. So dapat talaga ang program ay sa mga elementary. Pag gusto na mag-high school. Okay, so paano natin susuriin ito? Module 2 is ano? Analysis. Okay. Now, but before that, take note. Sasabihin mo na po, ang trending ngayon, ito dito na. Wait, take note. Meron ang tinatawag na trolls. Sa Facebook. Ano yung troll? Yung mga hired. So, bayaran. Halimbawa, ako. Nasa loob ako ng isang condominium na merong 30 computer or cellphone. So, ang trabaho ko, pag may nag-comment, halimbawa, kay Duterte, sasagutin ko yan. Yung cellphone number 1, walang giya ka. Cellphone number 2, bobo ka rin talaga, no? Cellphone number 3, yung sasagutin. So, ikaw ngayon na nag-comment ng konti, nagtanong lang, akala mo, 30 na yung galit sa'yo. Yung palami sa tabla. Eh, yung iba, kung makakakuha ba ng kakampiyon, katakot-takot na, atras ka na. So, hindi ibig sabihin, pag nag-trending, nag-viral, na maraming galit sa'yo, nag-komentaryo, ibig sabihin mo, talagang maraming kakampi. Hindi. Malaki lang ang budget, no? Pero pwede rin ganyan yung kalaban. Pwede rin. Kaya we have to be very careful because there's already a confession of some trolls na ito yung trabaho natin. Okay? Now, some people do not just listen and then gagamit. Some people like Willie Monsot are doing their homework. What did she do? Yung ginawa niya, binilang niya. Teka muna, compare nga natin. Ilan ba yung namamatay ng panahon ni Marcos? Namatay ng panahon ni Marcos, panahon ni Cory, etc. Marcos years, the average is 250 unresolved killings per year. Kay Aquino, 222, Arroyo, 120, etc. Now, what does it, how does it compare now? So something like this. Marcelo period, 250 unresolved killings per year. Now, it's about 1,000 per month. Now, the numbers can help you back. Because you analyze it by comparing. Ah. Tapos yung dinagdag ako na research, yung killing tayo sa killing project. Kung cases of crime, there were 232,685 cases of crimes against persons. By comparison, in the same year, sa United Kingdom, 375 cases of assault in the UK. So mas marami sa UK. Rape cases. Sa Sweden, 9.5 million lang sila, 6,000 are rape cases. Sa atin, 98 million, 10,000. Sa England, 66 million lang sila, mas konti sila kasi sa atin, mas triple ang rape cases. Ibig sabihin, hindi naman tayo, mas masama ang bawat rape. Pero, mas malala sa iba, pero hindi nila pinapatay.
recovery, titignan mo, 98 million tayo, 52,000. Costa Rica, 4.7 million lang. 52,000 din yung kanilang robbery case. Ang Belgium, pagkadami-dami, nakawal pala. Gun ownership. 4.7 guns per 1,000 people, pero ang Finland, 45 guns. Mas marami sila na ito. Ngayon, you, in other words, you analyze the figures and numbers. Now, I'm not saying each one of us should should do all this research, pero let's look for some of us, it will be a good service if you do some homework and then share your research. Lalong-lalo na kung nag-develop tayo ng programa para sa parokya o para sa eskwela. You have to assign some people. Ito, magaling ka mag-research. Magaling ka parang ibang tipos. Now, the, aside from statistics, we need to analyze the words. Okay? Kanya. For example, sabi ni Presidente, we need to slaughter 3 million drug addicts. The word is slaughter. Ano ba yung sabihin ng slaughter? Hindi, hindi yung I'll punish, I'll jail, slaughter, I'll kill you, I'll kill you, Bakit? Ganun yung naging vocabulary natin yun. Alam mo ba may teacher sa classroom na mura na mura? Cheaters should be killed. Diba? O halimbawa, si sister, blood raising ceremony sa Monday. You know, I'm warning, the cheaters will be killed. Pwede ba yun? Pwede ba yung ordinary yung principal? Eh, bakit pag presidente, pwede? Kasi ba? Masyadong pansinit, salita lang yun. Anyway, so be careful in just imbibing, absorbing, accepting words. Sometimes we don't notice it, but we are already asked to imbibe, to inhale a different sort of vocabulary. You can say, campaign against drugs, fight against drugs, war on drugs, slaughtering, kill. Buti kung metaphor lang, eh hindi, talaga may natutumpay. So, analyze not just statistics, but words, the use of words. And we should not just accept those things. Halimbawa, ito, sa natin, ay, okay lang naman nga kasi sub-humans naman yan. Sub-humans? Saan galing yun? Kala ko ba we were, every human being is created to the image and likeness of God. Ay, hindi na yan, image of God kasi drug addict yan eh. So, are you sensitive as part of analysis? Can we be more sensitive when we detect, my God, that's a different word? They're improving our vocabulary. And analyze the images. Nakakatuwa, marami dito yung, dinisplay nila sa McLaren, yung redemptorist. Very good. Tapos, you can analyze data, you can analyze statistics, stories when they are told, but sometimes, we need to also know how to analyze silences. Like, when they are not able to speak, then you just have to look at the eyes. Interview mo ba yung bata na yun? How do you feel? Hindi na. Just listen to the cry and look at the face and the eyes. Also po yung ano yung yung mga photojournalists. Ginagawa nila, gabi-gabi, nagtatawag sila sa police station. Tapos, pag kami binili, tatawagin sila. Huwag meron doon.
takbuhan sila ngayon. So, abutan pa nila. Kuminsan yung pumatay, hindi siya pala, binibigyan ka. Ano ba yung sa akin? Baka, ano eh, pwedeng magkaroon ng recollection para sa mga photojournalists. What about the policemen who are being asked to do this? The wives of the policemen. Diba? The children of the policemen. So, ano yung nangyayari sa nila? Yeah, gusto kong dagdag ko dito. Alam ko medyo mas mabigat na ito, pero importante lang. Maybe one or a few among you take this seriously. But okay, problema yung drugs, pero ano yung drugs? Isa lang yan sa maraming dugtong-dugtong na problema. Yung pag may illegal drugs ka, siyempre may baril ka. Yung baril na yan, illegal. So, mayroon pa rin ibang negosyo bukod sa drugs. Nakakabit yan. Yung illegal gun trade, arms trade, na ang dami-dami. May mga kumikita sa pag-inegosyo ng armas, ng gera, ng bala. Halimbawa, nagkagit-kita yung dalawang kotse natin. Yung driver lumabas. Yung isang driver lalabas din. Magsisigawan sila. Pero kung may baril yung dalawa, ang gabi na, baril na. Pagka nagkabarilan sila, sino kumita? Yung nagbenta ng baril sa dalawa. Some people are literally making a killing. They have the business of violence. Ngayon, kapag dumadami yung patayan, mas gusto mo naman yung kumuha ng baril para mag-depensa ka sa sarili. Lalo magkikita ngayon yung mga nagninegosyo. Siyempre, kung may baril ka, hindi ka nagpa-practice. Dapat mag-practice ka. So, benta ng bala. Pero, ilang taon ako sa seminaryo, sa ethics, moral theology. Oh, hindi na pag-uusapan ito. Malayo sa bituka. Eh, samantala ito maagaw sa politika. Kasi naman, para bang ang listahan lang ng confessal eh, masturbation. Puro ganun. Parang yun lang alam natin yung kasalanan. Pati nga mga bata eh. Yung mga bata, maliit. Magkukumbisa, oh girl, I committed adultery. Buti ka pa! Eh kasi, ini checklist yung listahan. Malayo sa bituka. Tapos, tuloy-tuloy na ang regalo ng mga parents sa kanilang mga anak. Mga toy guns na pagkalalaki, kala ko totoo na. Wala naman tayong sinasabi doon. Alam, may program tayo ito. Illegal drugs, ang mga bata. Yung mga paggawaan sa Mindanao. So, dugtong-dugtong yan. Yeah. Kidnapping, gunrunning, drug-dumping, customs, traffic, and if I may add, isa sa mga research ko yan, human trafficking. Ang kakaawa, lalo na, limang taon ako sa Sambuanga, doon dinadaan mo naman iniipon, galing sa Maynila, Laguna, Iloilo, tapos backdoor, dadalhin sa Saba, from Sandakan to Jordan, to Syria. Yung mga pinauwi ng mga Pilipina, galing sa Syria, karamihan yan, victims ng human trafficking. Nakita ko yung mga record, doon sa exit interview mo, saan kayo pinapatulon? Sa kabinet, sa kabinet, sa mesa, sa kusina, kusina, sa sahig. Ako nga. Grabe ng human trafficking. Bakit yung tema nang napag-uusapan yun na niya? Diba yun? Ano ba pag-uusapan natin? Parang malayo sa bisukan. So, tama ba ito? Ito na yan. Mamaya, magsasalita tayo ng ano yung pag-usgan natin dyan. Ang problema, dito na tayo. So, mag-discernment, so you can make a decision. Problema, discernment is not knowing the difference between right and wrong, it is knowing the difference between right and almost right. Okay? Now,
pwedeng gamitin matas, kultura, pananampalataya. Kung kultura, siguro, ano yung sitwasyon na yan? Paano natin titignan na yung sitwasyon na yan? Well, parang walang awa, walang malasakit. So, we can use the vocabulary of the culture. Okay? Malasakit, gamitin natin yung salitang malasakit. Loob, parang kapwa, wala ng kapwa, walang pagbabayan yan. Bakit ako makikialam? Yung pala, yung loob. Yung loob ng tao, I have another book on loob. Ang loob ng tao, eh, akala mo sa loob lang, sa ilalim na yung sa ligtit. Pero hindi pala. Yung palang loob, habang nagpapalalim ka, mas nakikita mo yung connection mo sa tao. Diba? Halimbawa, may anak ako. Kanyari lang. Wala naman maliit na bata ang hindi ko matigyan. Halimbawa, may anak ako, tapos kinurok mo, nakita ko. Kinurok mo! Ano naman naman ako? Masasaktan ako. Ba't ako masasaktan? Eh, nasa labas naman ng katawang ko yan. Saan ako nasaktan? Sa balat? Sa balahibo? Sa buto? Sa buto? Paano ako nasaktan sa loob? Eh, nando doon sa malayo yung anak ko. Ibig sabihin yung loob, may connection to God. Kung ang tao mahalaga sa ako. Ang mga isla sa ibabaw ng tubig ay magkakaiwalay, ngunit kapag ikaw ay sumisip, aba, magkakaiwalay. So, sana, huwag natin kalimutin yung salita ng Pilipino, loob. Eh, magagamit natin yan sa paghusga. Para namang hindi tayo kapwa, para namang wala kang pakiramdam sa loob mo, samantala, ang tunay na Pilipino, merong kagandang loob, katakilaan ng loob, na nakakaramdam na sakit ng talingkingan, kagandang loob ng mga katawan. Yun yung kalooban. Eh, bakit parang 1,000, isang buwan pinapag tayo parang wala. Parang ano nangyari sa kalooban? What happened to our devotion to the Sacred Heart? It's an unfeeling heart. No connection in devotion to the Sacred Heart. Has no connection with what's going on. Eh, pero Sacred Heart, yun yung dakilang loob na nakakaramdam sa nangyayari sa iba. The joys and hopes, the griefs and anxieties of the men and women of this age are also the same for the followers of Christ. Ito, kung gagamitin natin yung salitang loob, kapwa, maramdaman natin, mas maramdaman natin, na kahit na puso niya, kahit na user yan, kapwa, tao pa. At pwede mo masakyan sa ating kalooban para kumilos ako. Ang loob ay kapwa. Okay? Now, papunta na tayo sa action. Ano-ano yung pwedeng maging tugon? Siguro, ang tanong niya, what kind of sacrifice am I willing to offer? For the ask my response. Ito, may binubuhay sa pamilya. Alam mo ako, ha? Hindi ba eh. Siguro, ang tayo, sumusunod sa Christ kay Jesus na nagpasan ng krus, what kind of sacrifice am I ready to offer because of my faith? Okay. So, may kausap ako sa congressman. Sabi, Paring Bert, I miss the church as a rival in the advocacy. Congressman to ha. I remember that during the debate on RH bill, there were so many sisters and priests and lay leaders. I did not agree with them, but I must say I really respected them. They would fill the Congress, lobbying, maraming mga rally-rally. Bakit? Sinasabi kasi nila nga, the fertilized egg is sacred. Pero sabi niya, fertilized egg pala is sacred. Pero yung fertilized egg, naging bata, naging binatiklo, lumaki, nagtatrabaho, naghahantid, tragic kills, at saka na, ba't ngayon pinapatay? Wala lang. Nasaan na yung mga madring ang nakas-lakas ng RH? Punto sa RH. Pero kung pinapatay na yung zygote, yung fertilized egg na lumaki na, naging tao na, nakakausap mo na, nagjo-joke na, umiiyak na, nagmamalay, umayakap na,
pag pinatay, wala. Sabi ng congressman, sabi po, sabi niya, in our age, sabi niya, I respected them. We were in the opposite side, but I respected them. But we're acting now, parang word. In our age, Bill, the issue was the beginning of life. But now, it is the meaning of life that is at stake. I don't see the same energy of commitment coming from the church. Ayun, hindi makapagsalita si Bana, wala. Kasi marami naman ano eh. Hypocrite na, maraming abuse sa mga pare. Kaya sabi ko, sisters, kayo naman ang bumana. Ay mga pare, basang-basahin pa bila namin. At least, yung mga madre, walang issue sa ito.